sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli, ay narito na naman ako para maghatid sa inyo ng isang natatanging video na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral, may dalang mahalagang mensahe o impormasyon at may kapakinabangan din na inyong magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kamusta po kayo? Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng subscribers ng aking YouTube channel, at sa inyong pagtitiwala. Umasa po kayong lahat na lalong pagbubutihan ng aking YouTube channel ang pagpapalabas ng mga videos na may kabuluhan, may silbi, may dalang mahalagang impormasyon o mensahe, at kapakinabangan para sa lahat. Kung kayo ay bago pa lamang nakadalaw sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay kung maaari na maanyayahan ko kayo na i-consider ninyo ang pag-subscribe na sa aking YouTube channel bilang tulong at suporta ninyo sa aking YouTube vlogging journey. Maraming salamat po. Mangyari lamang na pakiclick ninyo ang red subscribe button na inyong makikita sa gawing ibaba. Sa kanang bahagi ng inyong cellphone, tablet o computer screen. Pakiclick na rin ninyo ang notification bell para hindi ninyo makaligta ang panoorin ng aking susunod na bagong uploaded video. Inaanyayahan ko rin kayo na panoorin ninyo ang iba ko pang mga videos sa aking YouTube channel. Sa oras na ito, ay aking ibabahagi sa inyo ang aking tampok na video tungkol sa mga katanungan at kasagutan patungkol sa Homeowners Association. Kung kayo ay naninirahan o may lote sa lugar na kung saan may Homeowners Association, mahalaga at importante na inyong mapanood ang video na ito, mula sa umpisa hanggang sa dulo nito, para inyong malaman ang mga mahalagang impormasyon na nakapaloob dito. Narito at atin ang umpisahan ang ating tampok na video sa oras na ito. Ang mga katanungan at kasagutan tungkol sa Homeowners Association or HOA. Una, ano po ba ang pinakalayunin o hangarin ng pagkakaroon ng isang Homeowners Association or HOA? Ang pangunahing layunin ng pag-oorganisa ng isang Homeowners Association, ay upang mapadali ang paghahatid ng sapat na mga serbisyong panlipunan at mga kapakinabangang pang-ekonomiya para sa asosasyon upang mapagbuti ang kalidad ng antas ng pamumuhay at kagalingan ng mga miyembro nito. Ito ay ayon sa HOA Bylaws Article 1 Declaration of Purpose. Pangalawa, ano ang tinatawag na Homeowners Association or HOA? Ito ay tumutukoy sa buong samahan ng mga homeowners or association members. Pangatlo, sino naman ang tinatawag na homeowner? Ang homeowner ay tumutukoy sa alinman sa mga sumusunod. Una, ang isang may-ari o bumili ng lote sa isang subdivision o nayon. Pangalawa, ang legal na naninirahan sa isang bahay o lote. Ito ay ayon sa Republic Act 9904, Chapter 1, Section 3, Subsection J, 1 and 2. Maliwanag po rito na ang tinatawag na homeowner ay tumutukoy sa isang may-ari ng bahay o lote. Kung kayo ay may nabiling lote o lupa sa isang subdivision o lugar, kayo po ay mabibilang na ring isang homeowner, kahit na wala pang bahay na nakatayo sa inyong lupang nabili. Pang-apat, sino po ba ang tinatawag na association member? Ang association member ay tumutukoy sa isang may-ari ng bahay o lote na kasapi ng asosasyon kung saan nakatirik ang kanilang pamamahay o lote, at ang iba pang mga tinukoy sa Articles of Incorporation at Bylaws ng asosasyon. Ito ay ayon sa Republic Act 9904, Chapter 1, Section 3, Subsection C. Panglima, ano ang nature of membership sa HOA? Ang pagiging miyembro ng HOA ay optional, maliban na lang kung nakasaad ito sa inyong contract to sell, deed of absolute sale, or any deeds of conveyance, annotated in the title of the property that membership is automatic or mandatory, or it is a requirement for an award under the CMP or housing resettlement programs of the government. Malinaw na ang ibig sabihin nito, ay hindi compulsory or mandatory, ang pagiging miyembro ng Homeowners Association or HOA.
Depende, sa kung ano ang nakasaad sa inyong contract to sell, deed of absolute sale, or any deeds of conveyance. I-check po ninyo ang nilalaman ng mga dokumentong nabanggit rito para inyong malaman kung kayo ba ay dapat maging miyembro o hindi, sa isang homeowners association. Pang-anim, sino ang miyembro na tinatawag na, in good standing? Ito ang mga miyembro na nagbabayad ng kanilang membership fee, monthly dues at iba pang babayarin sa takdang panahon, at sumusunod sa mga tinakda sa bylaws at patakaran ng kanilang HUWA. Pang-pito, sino ang kwalipikado na maging miyembro ng isang HUWA? Ang bawat homeowner ay kwalipikado na maging miyembro ng asosasyon. Maaari ring maging miyembro ang isang nagrerenta o nangungupahan, kung sila ay nangungupahan na sa isang property, nang hindi bababa sa isang taon, at kung mayroon silang written consent or authorization, mula sa may-ari ng property, na nag-endorso ng kanilang membership. Pang-walo, ano naman ang tinatawag na common areas? Ito ay tumutukoy sa mga pag-aari, o kung hindi man pinapanatili, inaayos o pinapangasiwaan ng buo o bahagi ng asosasyon. At kasama rito, ngunit hindi limitado sa mga kalsada, parks, palaruan, at open spaces tulad ng ibinigay sa Presidential Decree No. 1216. Ito ay ayon sa Republic Act 9904 Chapter 1 Section 3 Subsection F. Ang ibig sabihin nito, ang kalsada, na nasa tapat ng inyong driveway o pamamahay, ay hindi ninyo personal na pagmamay-ari, kundi, ito ay isang bahagi ng tinatawag na common area, kung kaya't walang sinumang homeowner ang maaaring mag-angkin ng kalsada sa tapat ng kanilang bahay o lote. Hindi kasama ang kalsada, sa inyong biniling bahay o lote. Pang-siyam, ano naman ang tinatawag na simple majority or quorum? Ito ay tumutukoy sa 50% plus isa ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng asosasyon. Halimbawa, may 80 ang total ng mga association members at ang 50% nito ay 40, dagdagan mo ng isa, ang total nito ay magiging 41, na siyang magiging basehan ng simple majority or quorum. Ito ay ayon sa Republic Act 9904 Chapter 1 Section 3 Subsection L. Ang anumang pagtitipon o meeting ng isang homeowners association, at ng maging ng mga board of directors, ay dapat sinusunod ang batas ng simple majority or quorum, at kung wala nito, ay hindi na maaaring ipagpatuloy pa ang nasabing pagpupulong. Pero kung sakaling pinagpatuloy pa rin ang meeting kahit na walang simple majority o quorum, ito ay illegal, at maaaring kasuhan ang mga kasangkot dito. Pang-sampo, dapat bang iparehistro ang isang homeowners association, at saan ito dapat iparehistro kung sakali? Ang bawat asosasyon ng mga homeowners ay kinakailangang magrehistro sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB, na sa ngayon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. Ito ay ayon sa Republic Act 9904, Chapter 1, Section 4. Registration with the HLURB. Pang-11, ano-ano ba ang mga karapatan ng isang association member? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 2, Section 7, Rights of a Member. Ang magamit at masiyahan sa lahat ng pangunahing mga serbisyo sa pamayanan, at ang paggamit ng mga common areas, at pasilidad. Ang siyasatin ng mga libro at talaan ng asosasyon, tuwing office hours at mabigyan ng kopya ng annual reports at financial statement. Kapag hiniling ang mga ito, ang lumahok, bumoto at maging eligible para sa anumang elective o appointive office ng asosasyon, subject to the qualifications na tinakda sa bylaws. Ang lumahok sa mga pagpupulong ng asosasyon, halalan at referenda, hanggat ang kanyang bona fide membership ay nananatili, at ang ma-enjoy ang lahat ng iba pang mga karapatan na pinagkaloob sa association bylaws. Napakahalaga at importante para sa mga association members na malaman ninyo ang inyong mga karapatan.
para alam ninyo kung ano ang mga dapat at hindi dapat ninyong gawin bilang isang miyembro ng inyong asosasyon. Pang-12, ano-ano naman ang mga tungkulin ng isang association member? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 2, Section 8, ang isang miyembro ay magkakaroon ng mga sumusunod na tungkulin. Ang magbayad ng membership fees, monthly dues, at special assessments, ang dumalo sa mga pagpupulong ng asosasyon, at ang suportahan at lumahok sa mga proyekto at gawain ng asosasyon. Sa puntong ito, ang napapansin kong karaniwang depekto o diferensya ng mga association members ay ang hindi nila pagdalo sa mga pagpupulong kung kaya't hindi nakakamit ang simple majority or quorum na siyang nagiging dahilan upang i-cancelo o ipagpaliban ang pagpupulong o eleksyon. Kung talagang may valid kayong dahilan kung bakit hindi kayo makakadalo sa nasabing pagpupulong, ay maaari naman kayong magpadala ng inyong kinatawan o proxy. Mayroon tayong kasabihan na, if there is a will, there is a way. Sana naman, ay maging considerate at makonsensya ang mga association members sa kanilang hindi pagdalo. At hindi ito patas o makatwiran para sa ibang miyembro ng asosasyon na ginagawa nila ang kanilang tungkulin bilang responsable at masunurang association members. Sa aking personal opinion, dahil tinakda ng batas ang mga tungkulin ito ng mga association members, ay maaaring sampahan ng kaso o reklamo ang isang association member dahil sa kanyang paglabag o hindi pagsunod sa sinasad ng Republic Act 9904, Chapter 2, Section 8. Pang-13, ano-ano naman ang mga karapatan at kapangyarihan ng asosasyon? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 10, Rights and Powers of the Association. Ang isang asosasyon ay magkakaroon ng mga sumusunod na karapatan at gagamitin ang mga sumusunod na kapangyarihan. Ang isa rito ay, ang magpatibay at magayos ng Articles of Incorporation at Bylaws, alituntunin at regulasyon, alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon, at napapasailalim ito sa konsultasyon at sa pag-aproba ng isang simple majority ng mga miyembro ng asosasyon, o ito yung tinutukoy na 50% plus 1. Napakalinaw at liwanag nitong sinasad na kinakailangan ng approval of the simple majority ang anumang gagawin sa Articles of Incorporation at Bylaws, gayon din sa Rules and Regulations ng isang homeowners association. Dahil sa ang association ay pinamamahalaan ng mga board of directors or trustees, wala po silang kapangyarihan o awtoridad na sila-sila lang ang mag-aaproba sa Articles of Incorporation, Bylaws, Rules and Regulation. Magiging illegal or not legally binding ito kung sakaling ito ang gagawin nila. Maaari po silang ireklamo o kasuhan sa HLURB kung hindi nila susundin ang nakasaad sa naturang batas. Pakibasa na lang ninyo yung iba pang mga karapatan at kapangyarihan ng asosasyon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 10. Pang-14, ilan ba dapat ang bilang ng Board of Directors or Trustees sa Association? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 11, Board of Directors or Trustees, ito ay depende sa napagkasunduan o inaprubahan ng association, at nakatala ito sa association bylaws. Ang minimum na bilang na pagpipilian ay mula sa 5, 7, 11, 13, at may maximum na bilang na 15 na Board of Directors. Pang-15, ano-ano ang mga tungkulin at responsibilidad ng lupon? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 12, Duties and Responsibilities of the Board. Bilang karagdagan sa mga tungkulin at responsibilidad na nakasaad sa bylaws ng asosasyon, ang lupon ay dapat na magkaroon pa ng mga sumusunod na tungkulin at responsibilidad.
Regular na panatilihin ang isang sistema ng accounting na ginagamit ang pangkalahatang tanggap na mga prinsipyo ng accounting, at itatago ang mga libro ng mga accounts na bukas para sa inspeksyon ng sinumang homeowner at ng mga autorisadong kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, kapag hiniling ito, tuwing makatuwirang oras, on business days. Kolektahin ang mga babayaring fees, dues, at assessments na maaaring pinagkaloob o tinakda sa bylaws, at naaprubahan ng majority ng mga miyembro. Sumailalim sa isang libreng orientation, sa pamamahala ng HLURB o anumang iba pang karampatang ahensya, na itinakda nito, sa kung paano magsagawa ng mga pagpupulong, paghahanda ng minuto, paghawak ng mga accounts, batas, at mga nauugnay na patakaran, at regulasyon, sa loob ng 30 araw pagkatapos ng halalan, o appointment. Sa puntong ito, ang napapansin kong karaniwang depekto o diferensya ng Lupon ay, bagamat tungkulin nila ang gumawa ng annual reports at financial statements, may ibang asosasyon ang hindi gumagawa nito. At kapag may nag-request ng financial report sa kanila, ay galit pa sila. At ayaw nila magbigay nito. Tungkol sa mga babayaring fees, may mga pagkakataon na may asosasyon, na basta-basta na lang naniningil ng certain fee na hindi aprobado ng simple majority ng mga miyembro, at ito ay aprobado lang nilang mga nasa board. Ito po ay illegal at hindi nila dapat ginagawa, dahil labag ito sa tinakda ng batas. At dahil sa ang iba, ay hindi naman dumadalo ng orientation or training ng mga elected board of directors sa HLURB, sila ay nagmamarunong, nagiging mayabang, at abusado. Ang nagiging pamamalakad nila, dahil sa kakulangan o kawalan ng kaalaman at karunungan sa tama, wasto, at legal na pamamalakad ng isang asosasyon. Maaaring ireklamo o sampahan ng kaso ang Lupon sa HLURB, sa kanilang paglabag sa mga tinakda ng batas na ito. Panglabing-anim, paano magtanggal o magpatalsik ng isang board of director sa asosasyon? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 13, Removal of a Director or Trustee. Sa pamamagitan ng isang pirmadong petisyon ng isang simple majority ng mga miyembro ng asosasyon na may mabuting katayuan at napapasailalim sa isang verification at validation ng HLURB, ang isang direktor ay maaaring sifain papunta sa kangkungan para sa mga kadahilanang tinakda sa bylaws ng asosasyon. Panglabing-pito, paano ang pagbuwag sa isang buong Lupon? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 14, Dissolution of the Board, sa pamamagitan ng isang pirmadong petisyon ng 23 ng mga kasaping miyembro na napapasailalim sa isang verification at validation ng HLURB. Ang Lupon ng asosasyon ay maaaring mabuwag para sa mga kadahilanang tinakda sa bylaws ng association, hanggang sa ang mga bagong miyembro ng Lupon ay nahalal at kwalipikado, ang HLURB ay magtatalaga ng isang pansamantalang Lupon. Nararapat na ang nasabing Lupon ay binubuo ng mga kasapi ng asosasyon na nasa mabuting katayuan, at nararapat din bilang karagdagan na ang nasabing mga tinalagang pansamantalang miyembro ng Lupon ay hindi maaaring tumakbo sa halalan na ang hangarin ay mapalitan ang mga kasapi ng nabuwag na Lupon. Panglabing-walo, ano ba itong association bylaws? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 15, Association Bylaws. Ang bylaws ng association ay dapat kupkupin ng isang simple majority ng mga miyembro ng asosasyon. Ang bylaws ang mga batas o patakaran na tinakda para sundin ng asosasyon. Ang ibig sabihin po nito, ang lahat ng bagay na may kinalaman sa bylaws, ang paglikha ng mga batas, alintuntunin, patakaran at iba pa, ay kinakailangan na aprobado ng simple majority ng mga miyembro ng asosasyon, at hindi ng mga board of directors lamang. Panglabing-siyam, ano naman itong tinatawag na proxy?
Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 16, proxies, ang mga miyembro ng association ay maaaring bumoto ng personal, o sa pamamagitan ng proxy, ang pagpapadala ng inyong kinatawan o representante sa lahat ng mga pagpupulong ng mga miyembro. Ang proxy letter ay dapat na nakasulat, pirmado ng miyembro, at naibigay sa kalihim ng asosasyon bago ang naka-schedule na pagpupulong. Walang proxy ang magiging valid at epektibo, natatagal ng sobra sa 3 taon. Kanginuman, maliban na lang kung mas maaga itong pinawalang bisa ng miyembro. Bilang isang responsableng miyembro ng asosasyon, at kung sakaling hindi kayo makakadalo ng personal sa pagpupulong ng inyong asosasyon, ay maaari po kayong magpadala ng inyong kinatawan, gumawa kayo ng proxy letter, at ibigay ninyo ito agad sa inyong association secretary, para makasama kayo sa bilang at makamit ang hinahangad na simple majority or quorum, at para matuloy ang pagpupulong o eleksyon. Pang-20, may karapatan ba ang mga association members na tingnan ang mga record at accounting books ng Homeowners Association? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 17, Financial and Other Records, ang lahat ng mga talaan na kinasasangkutan ng mga gawain ng asosasyon ay magiging available para sa pagsusuri ng lahat ng mga homeowners. Sa puntong ito, ang napapansin kong karaniwang depekto o diferensya ng namamahala sa association ay ang hindi nila pagbibigay ng kusa ng annual reports sa mga miyembro ng asosasyon. Hindi na kasi dapat pang humingi sa kanila ng annual report, dahil ito ay tungkulin at trabaho na nila ang magkaloob nito sa mga miyembro para may paalam nila sa association kung ano-ano na ang kanilang mga naging achievements sa komunidad, ang perang pumasok at lumabas sa kanilang pangangalaga, at kung ano-ano pa sa loob ng isang taong panunungkulan. Karaniwan ay bantulot o nag-aalangan na gumawa, o magbigay ng annual reports ang mga opisyales ng association, na maaaring dahil sa mga kadahilanang tulad nito. Una, hindi nila alam gumawa ng annual report. Pangalawa, tinatamad sila o ang nasa isip nila, ay wala namang interesado sa annual reports ng association. Pangatlo, nasa isip nila ay baka mabisto o mabunyag ang kanilang korupsyon o katiwalian, lalo na sa pananalapi at sa pagkalehitimo ng kanilang mga pamamalakad. Ito ay maaaring ilan lamang sa mga dahilan kung bakit walang annual reports na binibigay ang isang asosasyon. Ano man ang kanilang kadahilanan, sila ay guilty sa paglabag sa Republic Act 9904, Chapter 3, Section 17. Financial and Other Records. Pang-21, ano naman ang mga tungkulin at responsibilidad ng HLURB? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 4, Section 20, Duties and Responsibilities of the HLURB, irehistro ang lahat ng mga asosasyon, federasyon, confederasyon, or umbrella organizations ng mga asosasyon. Makinig at magpasya sa inter-association at sa mga kontrobersya o pagtatalo ng inter-association. Ang ibig sabihin po nito, tungkol sa rehistro ng mga asosasyon, at kung may hindi pagkakasundo, may pagtatalo o problema sa loob ng asosasyon, sa HLURB or sa DHSUD po kayo magtutungo, at hindi sa inyong barangay. Pang-22, dapat bang tumatanggap ng kabayaran o allowance ang isang HOA Board of Director? Ayon sa HOA Bylaws Article 5 Section 11, Compensation. Ang pagbibigay ng allowance or kabayaran ay para sa mga opisyales lamang na hindi miyembro ng lupo ng mga direktor. At bakit nga naman dapat bigyan ng sweldo ang mga Board of Directors? Ang pagiging miyembro ng lupon ay itinuturing na mga volunteers. Hindi sila dapat binabayaran ng sweldo o ng anumang anyo ng kabayaran.
Ang mga volunteers ay nagsisilbi dahil nagmamalasakit sila sa kanilang pamayanan at nais nilang maging bahagi ng pamumuno na may mithiing maisaayos, mapabuti at mapaganda nito ang kanilang komunidad. Pero kung kayo ay isang miyembro ng asosasyon at gusto ninyong maging board of director dahil sa may iba kayong personal selfish interest o agenda, kung kaya gusto ninyong maupo sa board, ay hindi kayo ang dapat na maihalal ng mga association members dahil hindi kayo ang tipo ng tao na nararapat na maupo sa lupon. Magiging kaawa-awa ang kahihinatnan ng isang komunidad sa kamay ng isang tiwali at corrupt na board of director. Kung kayo ay isang board of director ng isang asosasyon, at tumatanggap kayo ng sweldo o kabayaran, kapalit ng inyong paglilingkod bilang board of director, kayo po ay lumalabag sa HOA bylaws. Kung inyong binago ang inyong HOA bylaws, at nilagay ninyo dito na may sweldo o allowance ang isang board of director, dapat aprobado ito ng simple majority at ng HLURB or DHSUD. Pang-23, ano ang maaaring mangyari kung sakaling magkaroon ng failure of election sa oras o araw ng election para sa Board of Directors? Ayon sa HOA Bylaws Article 8 Section 3, failure of election. Kapag ang regular o espesyal na halalan ay hindi maaaring ganapin o maisigawa dahil sa kawalan ng quorum tulad ng tinutukoy sa association bylaws o para sa anumang iba pang seryosong dahilan tulad ng karahasan, terorismo, force majeure, at iba pang mga analogous causes of such nature, na ang pagkakaroon ng isang malaya, maayos at tapat na halalan ay naging imposible, ang election committee ay tatawag muli para sa isa pang halalan. Sa loob ng 30 araw, mula sa petsa na kung kailan nagkaroon ng failure of election, o sa pagtigil ng dahilan para sa naturang pagkabigo ng halalan. Mahalaga at importante na sundin ito, kung sakaling may failure of election sa inyong asosasyon. Pang-24, mayroon bang kaparusahan ng sinumang mapapatunayan na lumabag sa HOA bylaws at sa Republic Act 9904? Ayon sa Republic Act 9904, Chapter 5, Section 23, Penalties and Sanctions, ang sinumang tao na sinadya o sa pamamagitan ng labis na kapabayaan, ay lumabag sa anumang probisyon ng batas na ito, na hindi nagampanan ang kanyang mga tungkulin sa ilalim ng batas na ito, o lumabag sa mga karapatan ng mga miyembro, ay paparusahan ng multa na hindi kukulangin sa 5,000 piso, ngunit hindi hihigit sa 50,000 piso, at permanenteng disqualification from being elected or appointed bilang miyembro ng lupon. Para sa inyong kaalaman, ang mga board of directors, gayon din ang mga association members na pinili ang lumabag sa kanilang HOA bylaws at sa Republic Act 9904, ay darating din ang oras ninyo na kayo ay makakasuhan sa HLURB o sa DHSUD, at inyong kakaharapin at makakamtan ang kaparusahan ng inyong paglabag sa batas. Bilang paalala sa mga association members, sa oras o araw ng inyong election para sa Board of Directors, ay piliin ninyong mabuti kung sino ba ang dapat ninyong ilagay sa board, para maglingkod ng matino at maayos sa inyong komunidad. Ang mga bagay na nangyayari sa komunidad, mabuti man o hindi maganda, ay kagagawa ng mga association members, dahil sa ang mga association members mismo, ang naglagay sa board ng mga board of directors na siyang namamahala sa association, na kanilang mga binoto. Sa aking personal opinion, dapat na ring mapag-isipan ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado, na dagdagan ng kaparusahang pagkakakulong or imprisonment, ang sinumang lumalabag sa HOA bylaws at sa Republic Act 9904. Para maramdaman ng lahat sa association, na seryoso ang gobyerno sa pagsupil sa mga abusado, tiwali, at sa lumalabag sa nasabing mga batas.
Para sa mga association members at board of directors, magbasa at sumunod po kayo sa inyong HOA bylaws at sa Republic Act 9904 para may patnubay at gabay kayo sa inyong pamamalakad ng inyong homeowners association. Huwag ninyong gamitin ang sarili ninyong kaalaman, at huwag kayong masyadong magmarunong kung mali naman yung ginagawa ninyo. Ang tanging HOA bylaws at Republic Act 9904 lamang ang dapat na maging source ng inyong kaalaman sa pamamahala ng inyong homeowners association. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naway marami kayong natutunan sa video na ito. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong saloobin, opinyon o katanungan sa comment box sa ibaba, at huwag ninyong kalilimutang bigyan ng isang malaking thumbs up or like button, at i-share sa iba ang video na ito, at mag-subscribe na po kayo. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod kong bagong uploaded video. Ako ay umaasa na muli tayong magkikita rito sa aking YouTube channel sa lalong madaling panahon. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal kong mga kaibigan at kababayan.